Isang magandang umaga po mga kabutil. Yung mais natin eh pinipitas na, no. Yan si Papanting mga nakatulog na. Wala pa yung ano. Wala pa yung trabaho. Yan yung mais natin. Bali nakano na sila mga kabutil. 2 pitak at saka siguro nasa 3 pitak na po, no. Yung pinagpitasan nila. Naka 9,500 na tayong ano. Primera. Yan. Tapos 1,500 na segunda. Malakas ngayon. Ha? Malakas ngayon, mga kabutil. Malakas yung katawan natin. Hanggang ano siguro, mga kabutil? Putang yan, kabutil. Kadaming lamok. Oh. Tatlong sasakyan siguro. Eh, hanggang 3 sasakyan. Nasa... Yung tansya kong 25, eh, hindi tayo bibiguin, no? Yung pinaghirapan natin, mga kabutil, nakikita na natin. Isang taya mo lang sa wala yan. Okay kayo, ho? Sa wala sa mayroon. Isang bagsak. Mamaya mga kabutil eh. Papakita ko sa inyo yung ano natin, yung mga mais natin. Yung... Nakatayo pa yan. Hindi, yung... Second crop natin. Nakita ko kanina madilim eh. Lusot na, no? Sigurado mamaya ang palabas yung araw. Eh... Maliwanag na sila sa tudling. Yan, konti na lang mga kabutin, matatapos na. Palda na, nananong ka. Mag-ibot ka, ta, Balmon. Karanong muli madang kamada pa mo. Eh, dabal, baka damon ito. Ako kanya po si Pam. Talagad mo muli ganina. Doon pa mo. Ang narapa na kayo. Eh, hindi kita. Ala, veterans na lang. Pam. Ay, wag tangan mo. Para maggalo na. 3 isang kilo siguro. Hanggang 4. Nakatulog na kami diyan, kuya. Bagyo na ka na naman, Gural. Yan, nung wala pa, subukan kayo muna kitang walog. Green yan, kaya kayo muna. Oh, kitang walog, green lang. Ang urat! Tama yung alikas to. Pakyaw! Lataga niya hanggang ng araw. Hanggang ng araw, lataga niya hanggang araw. Araw. Baka nito ako, araw. Araw, lataga niya nga. Ako lugo. Ako pa lang. Dito na
Sinasa kami yung mga nasa ko. Tulak na eh. Dala-tulak na eh po ano ano. Kenny ka na magpapitik! Hindi kuya, dadal na yan. Sasak mo pala yan eh. Kami sulong mo! Sasak mo yan. Sasak mo yan. Bumala mo kayo! Pitik mo yan eh! Pitik mo yan! Wala na, konti na lang to. Ilang tiklis na lang to. Oo, ganang harap. So yun po mga kabutil, natapos na yung isa kayong ano dun, no? Yung mais natin. Napakaganda po ng nilalabas ng mais natin mga kabutil. Dahil yung dalawang pitak, mahigit dalawang pitak, naglabas na siya ng naglabas na po siya ng 9,500 na primera or mahigit pa, no? Hanggang 96 siguro yun, sabi ni tatay. Bali, pasyalan lang natin itong mga nagpapataba. Yan, sinaparing Erwin. Tapama niyo pare, tunang kita. Hilop. Yan po mga kabuti na itong mais na to. Nasa 14 days pa lang, no? Sa second crop po kasi mga kabutil, ang nangyayari sa napapansin ko po na pag-aaralan ko na mas mabilis po silang ano yung nanguod. Kaya kung nagtatanim po kayo ng second crop mga kabutil, mas mainam po yung sa 8 days to 9 days niya. Tignan-tignan nyo na po, no? Dahil tignan nyo po mga kabutil sa 14 days niya, ayan, no? Hindi siya agad na agapan. Kinakain na ng wood. Sa ganyang case po mga kabutil, wala namang problema yan eh. Ang ano lang po dyan, anong tawag dito? Yung mahihirapang agad bumulas yung mais. Kaya pinaispray po ni Tito yan. Tapos ang gagawin nila niyan, babalsahan para matakpan yung pataba. Tapos magpapalipas ng ilang araw, ano yun na, yung ano yun na ng kalabaw, no? Alaga na ng kalabaw. Tapos po mga kabutil, kung mahinang bumulas to, ang sigurado nga lang po dito, pagkatapos niyang dalawang beses or siyang beses na maano ng kalabaw tumalagaan, papatubigan to. Para po yung lupa manatiling basa, no? Yun lang po yung alam kong ano nito mga kabutil, dahil medyo tuyo na po yung lupa eh. Pero sa baba niya mga kabutil, basa pa yan. Ayan, no? Ano lang po yan mga kabutil, kumbaga yung wood na yan, mahabol mo pa yan eh. Pero kung mas maaga po siyang nalagaan mga kabutil or maaga siya na spray, hindi na po daraming ganyan yung namamatay, no? Ayan mga kabutil, katulad po ito nung nagpapapataba tayo dun sa second batch natin, no? Ayan siya mga kabutil, oh. Kinakain na ng wood, natitipos na. Yan, oh. Natitipos na yung ano niya. Yan, kung mapapansin niyo po, meron siyang ano, isang tudling na halos namamatay siya at mayroon siyang parte na mauud. Yan siya. Pero bubulas pa yan mga kabutil sa pagkapataba nito. Tapos mababalsa. Titigas po yung dahon niyan. Dahil tatalab po yung pataba, no? Kaya kung napapansin nyo po mga kabutil, halimbawa pinuntahan nyo yung mga mais nyo at may napansin na kayong kahit ilang piraso pa lang na nasisira yung dahon, agapan nyo po agad, no? Para hindi na po lumala katulad nito. Ayun na yung nagpapataba. Pagkatapos nilang pumitas ng mais mga kabutil, pataba pa sila.
Yan, pasyalan po natin yung sa atin naman, mga kabutil. Yung second crop na patanim natin, no. Yan yung mga wood, oh. Sandali. Yan, mga kabutil, pasyalan natin itong sa atin. Yan, no. Ang daming nasisira. Basta sa daon lang, mga kabutil. Wala po siya masyadong or mahihirapan lang po siyang bumulas, no, mga kabutil. Huwag lang po siyang maputol sa baba. Dahil pag kinain na ng wood sa baba, may tendency po talagang hindi na siya tutubo or hindi na siya magsasanga. Mamamatay na, no. Ito po yung sa atin, mga kabutil. Yung ano natin, second crop natin na mais. Kita po ba? O dito? Hindi pa rin kita. Yan, mga kabutil, ito na sila, oh. Diba? Ang linis, tignan. Yan po, mga kabutil, kung ibababa ko yung camera, nakikita na po, ano. Ganyan na kalaki, mga kabutil, oh. Ganyan na siya kalaki. Kaya mataba naman po yung tubo niya. Bali, tanim po ng 6 to, ano na tayo ngayon, 12. 7 days na po ito, mga kabutil. Kaya kailangan natin silang pansin-pansinin, no? Or pasyal-pasyalan pag umaga, para mapapansin mo po kung meron siya naninira. Pag meron siya naninira, mga kabutil, at hindi ka pa nag-spray ng atrasin, kung gusto mo mag-spray na ng atrasin, meron ng konting tumutubong damo, pwede mo na pong isprayan yan. Hindi lang po siya ganun ka. Yung po kasing atrasin, mga kabutil, gusto niyan yung medyo litaw na, kahit ganyan lang, no? Yan yung kay dito, pinaispray niyang ano lang, bandang 22 or 23. Pwede ng arbesan to. Yan, no? Medyo tuyo, no? Yan yung tinira po natin daanan ng truck. Dito siya dumaan, no? Yung kukuha ng bagaso, dito rin siya dadaan. Yan, meron po tayong mga namatay, no? Kabilaan. Ganyan po talaga, mga kabutil. Kung di naman natin pinatanim at hindi naman tinamaan, masyado naman maluwang, no? Pinatanim naman natin pero may tinamaan pa rin. Ganun po talaga. Sabi ko nga po sa inyo, mga kabutil, sa ayaw at sa hindi, pag nagbubukid ka, kasama na po dyan yung may masisira, no? Hindi mo na po maalis yun. Yan, no? Ganda ng puti natin. Swerte na naman, mga kabutil. Kailangan lang nito tubig. Yun po, mga kabutil, no? Buti po pala, naabol pa natin yung ano natin, yung mga mais natin. Pumunta po ako kanina alas 3, binibidyoan ko. Wala, katulad po nung unang video natin, madilim lang, mga kabutil. Kaya hindi ko na tinuloy. Yan, gamit po pala nilang pataba dito, 1620 na pill post, no? Tsaka pinangalo ata nila ng ano kasing tawag doon. Iba-iba po kasi kami ng ginagamit na pataba, mga kabutil, eh. Kumbaga, kumpara sa lupa nila, ganun yung, ay malakas sa lupa nila yon. Ganun po yung ginagamit nila. Tapos sa atin, kung alin yung nagamit na natin na malakas, yun po yung sineshare ko sa inyo. 12 days ata, 11 days or 12 days, no? 12 days, mga kabutil. Nakita kong inisprayan yan, eh. Ng atrasin, tapos sinabayan niya ng pampatay uod. Yan, halos labas na po sila, mga kabutin. Sa 15 days nito, sa tansya ko po, no, kailangan ng ano ito, spray ng atrasin para maaga po natin silang maagapan. Kung mahirap na mabagal po silang pumulas,
Papatabaan natin kahit konti lang, tapos patubigan po natin makabuti. Dahil pag mabagal pong bumulas yung mais, yun lang po yung alam kong technique, no? Yung patubigan mo. Sigurado yan mga kabutil. Epekto agad yung pataba. Tapos maano sila, yung mabilis lang, malakas silang bumulas. Kasi po yung mais mga kabutil, gusto niya yung saktong basa. Pag malaki naman pong ganyan mga kabutil, kahit ilubog mo yung tudling niya mga kabutil, wala pong magiging problema yan. Huwag lang siya masabayan ng ulan, no? Kung halimbawa pinalubog mo yung tudling tapos umulan na magdamag, may tendensing maglulungkot sila. Ito, mamaya po siguro mga kabutil, sasalpak namin dito yung ano, yung makinang bago, no? Yung nabili ni tatay para patubigan po to. Pero medyo basa pa naman, yan, no? Meron na laman to mga kabutil sa 16. 16 po mga kabutil, ano na to, 60 days. Tansya ko po dito bandang yan mga kabutil, kumakain na yung nagpapataba at saka namitas natin. Kain tayo. Ulan namin. Sarap na naman ulan. Nilaga. Nilaga guys, sarap talaga para tataba. Nilagang baboy mga kabutil, yung taba-taba. Tapos naka chili paste pa. Pogi pa yung kumakain namin. Pogi pa yung mga kumakain, mga kabutil. Yan, pamain daw. Marvin Maun. Ewan ko lang mga kabutil, puyat to kung hindi nila lalagyan na. Pagkalipas ng dalawang araw mga kabutil, pag meron nagdidilaw dyan sa mais, alam na, tinamaan na ng puyat. So yun po mga kabutil, no, nasa bahay na tayo. Yan, pasensya na po mga kabutil pagkatapos nating mag video dun sa mga nagpapataba, hindi na po natugtugan yung pagbibideo natin, no. Nabisi po kasi tayo mga kabutil na naghahanap nung gamit ng generator na nabili po natin, no. Bali gagamitin po kasi ni tatay or ipapairam po ni tatay sa kumari niya, kaya or din sa classmate niya. Kaya po, nabisi po tayo, no? Bali po mga kabutil, yung mais po natin, naka, ano na siya, 9,000 plus na primera, no? Tapos, naka ano na siya, segunda na nasa 1,700 na ata. Kanina po mga kabutil, nadagdagan pa ng 200. Tapos, tatlong buraot lang po. Ay, thank you. Yan po mga kabutil, hanggang dito na lang muna yung munting video na to, no. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ingat and God bless po mga kabutil.